meron silang ano, may mga sinuggest sila na actions for Ubisoft para at least ma-salvage, syempre, no? Siyempre, no? Na yung 40% ano, degrees eh. Yung investment, kaya mo, gumagaran lang. Parang nalulusaw eh. So, ang isa na sinabi nila is going private ulit si Ubisoft. Advantage kasi ito sa mga shareholders eh. Yep. Kasi ibig sabihin, may magkakaroon na fixed price yung share value. Yeah. Tapos ibibenta yung mga yun. Tapos win. Makalabas sila. At least may exit plan sila. Technical exit plan yun eh. Or allow it to be sold. Same. Ganun din. Buyout. Yep. Yun. Tapos meron dito na change the current management and start hiring a new CEO. Kasi basically, ang gusto na mangyari is tanggalin yung Guillemot family. Kasi actually, hindi ko alam to, na pamilya pala sila na nasa loob ng Ubisoft. Hindi lang isa. Hindi lang yung CEO. Pati mga kapatid niya nandun. Hindi ko alam yun. Naging family business. Hindi ko alam yun. Family business nga siya. Tapos, parang fiduciary goals lang nila is to please yung shareholders. Yung current shareholders. Hindi na nila nagagawa. Sobrang sablay ng management ng Ubisoft ever since. Just done sa kanila din pala. So, yun, sabi nila na ano, they have to optimize yung company para mas maging agile. Agile kasi is a term that makes you ano, that makes you more parang hindi siya ano, parang mas mabilis ka mag-react sa mga nangyayari sa ano. Kasi ang tagal ng mga development ng mga games nila lately. Yung Bad and Evil ba yun? Or Good, Bad and Evil na game ba yun? Or something? Yung may babo, yung may ungoy? Yung babae? Ilang years na anon? Wala pa rin updates about that. Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil yun. Yeah. Tapos yung, ano, yung Skull and Bones, ang tagal nilang ginawa. Wala nangyari. Wala ba ito nangyari? Wala. Meron naman, di ba? Lumabas naman siya. Nangyari yun. Ang hindi lang natin alam. Wala naglaro. I mean, naglaro, pero hindi kami. hindi kami yung target audience. Ito pa yung nakakatuwa, di ba, ano, si Ubisoft is, di ba, ano, medyo pushing siya with, ano, with diversity, DEI, equity, yep, inclusivity. Yung nagreklamo na, ano, yung nagreklamong minority investor is a activist investment firm. Hindi ibig porket nag-aano sila sa DEI is activist sila relative dun sa DEI. Usually, ang activist investor, kaya sila tinatawag na gano'n, is because opposed sila sa current direction ng isang company. Hindi dahil sa diversity and stuff like that. Ang target usually ng mga activist investor is yun niya, palitan yung board members and goal is more on profits. Palitan talaga sila. Palitan talaga lahat. I see. Ganyan din yung nangyari sa Disney. Pwede makapasok sila. Kasi usually, bibili ka lang ng ano eh, no? Bibili ka lang ng shares. A number of shares eh, no? Tama. Hindi kasi binibet yun eh. Tama. I see. Yun. So, saya na. Galing. Yeah. Okay, ang sabi sa comments. Pero yan, ano mga thoughts ng mga manonood dito? If meron man. Yung dalawa. Anong, tayo lang, para tayo dalawa yung nag-usap. Anong thoughts nyo sa Ubisoft? Ano eh, daming problema eh. Tsaka parang nasayang nung ano. Dahil, di ba, una piniplease lang talaga nila yung shareholders. Eh, sa pag-ano nila ng ganon, pumangit yung mga games. Tapos parang nasayang lang din yung pag-ano nila. Nakalimutan nila shareholder din yung mga players. Oo. Alam, di ba may part dun sa sulat ni, ano, ni pangalan nito, ni AJ Financial na parang yung game, yung hindi na sila nagfo-focus sa game. Ang kulit eh, talagang. Dapat mag-reforma sila. Yung talagang kailangan. Para, hindi kasi, di ba yung mga, wala talaga silang na-release na bagong, tapos hindi pa sila nakikinig sa feedback. Yung pa yung malalang ginagawa nila hindi, sa totoo. As in, hindi sila nakikinig sa feedback. As in, hindi. Ini-ignore nila. Then, may apology dito. Pero not yung apology na to. Para dito lang ha. Hindi para sa lahat. Parang ganun. Yun na. Exactly. So, paano? Wala. Wala naman akong balik din ako ha. Kung wala puro silang, na lang mali ko nakikita mo ha. Kung wala silang changes na gagawin, babagsak talaga. So, kailangan nila mag-reform. Tapos, ano ba dito eh? Nagbe-benefit sila dun sa toxic positivity na topic lately. Uy! Puro mga video na manood ko rin yan.
Pero future yun. Sa future na pag-usapan yun. Napanood ko rin yung video na yun. Katina rin lang. Hindi, may previous video na yun. Ngayon lang siya nag-react. Pero next na yun. Ano masabi? Basta na yung comment. Okay, sana ba? Ubisoft, ano yun? Kahit discounted pa, kahit 50 pesos na lang, hindi na. Rayman Legends lang gusto kong game nila. May problema sila, buti naman. Skull and Bones, the first quadruple A games. You. Tapos, magsara na sila. Ako din yung nagtatype, actually. Pero sayang, meron naman kasi silang magagandang games before talaga. Kailangan lang nilang ayusin. Ibalik Splinter dun sa Cell. Dati. Diba? Maganda yung mga IPs nila. Di lang nila alam dali. Yun yung nakakala. Anong nangyari? Nakita na, sayang, ang nakakainis, ilang years na tuloy-tuloy bumabagsak. Bakit wala silang ginawa? Parang yun yung ano dun eh. Wala silang inayos. Parang tanga lang. Sorry sa word. May ocean sila. Sorry sa word, pero ganun talaga. Parang tanga lang. Wala silang in-improve. Parang alam nilang ano. Ganyan talaga eh. Dahil lang sa IP nila, kaya bumibili yung mga gamers. Pero ngayon, talagang tumatama na na ano. Pangit na yung ginagawa nila. Ang lakas ng competition ngayon. Alam lang nila. Hindi sila magbabago. Yung mga bagong yung, developers from Asia. Asia, yun kasabi ko sana. Yung mga Asian na nung ngayon, sila talaga. Sila yung gumaganda yung gawa. Yari sila yun. Sa lalabas niya. No? Ayos sa lalabas ni Larry. Iilan na lang. Yung Mihoyo nga, tuloy-tuloy na. Naglalaban Ubisoft at Blizzard for worst gimmick. Yun pa yung Blizzard. Yabe. Huwag mo kalimutan EA. May lalabas din sila. Yung palabas silang bago. Ano. Ay, just go! The Vanguard! No! Ayaw, wala! Okay. Okay, next topic. Nakakasama na ng loob eh. Sumakit dibdib ko dun. So, shout out po sa mga sumusunod. Shout out kay number 8 for Daddy. Kasi siya pala yun. Hey, Daddy! Daddy! Pakiclip. Ay, wala siya. Tago din siya. Then, reminder po, Renz R. Villegas. Wala pa rin po yung mga insides na pinanis nyo sa amin. Then, salamat sa mga chatter. Sila Puma Mars, sila Nier, sila Reconnecting PH, sila Martini. Mr. Ken! And then, bro. And then si Twitch Hanya. And wala si MyStream. Wala si ano ngayon eh. Wala si Hampas Lupa. Mukhang nakalibutan niya, pero shoutout na rin sa'yo. Hampilupi. I am Pasupa. Kung tagal na natin hindi sinasabi yun. Yeah. Wala rin okay, daw si nasa kaman. Nasa kaman. Tokay, paramdam ka, Tokay. Tokay, galaw mong baso. Galaw mong baso na paano ka na, Tokay. Tokay, galaw mong baso, Tokay. Tsaka na rin kay Gege Lord. Yung mga dalawang victim na po. Oo nga, Gege Lord. Pakigalaw din yung baso. Si may ano eh, no? May something in common yung dalawang yun. Yep, yep, yeah. No, no.